Manap pa rin pala, mataas. Kaya pala. Kaya... Bababa ko pa. Oo, talaga? Bababa ko pa. Good. Proud ka, gadabi tayong ginawa. Oh. So, originally, ganito ang style ng closet na to. Merong shelf dun sa taas, tapos merong hangiran dito. Ito, hangiran. Ngayon, ang gagawin namin, ibababa itong hangiran, tapos mag-a-add kami ng shelf dito. Itong kabilang to, nagawa na namin matagal ng panahon. Itong closet na to, bale, bigay lang ito ng isang kakilala na magpapalit ng closet. Inalok sa akin. Kinuha ko naman. Kasi sayang, wala pa kaming closet. Ang closet namin dito, maliit lang. Yan, ito lang kalaki. Kaya, tinanggap ko din itong closet na to. Kaya lang, nilagay namin to dito sa aming bedroom. Ang sumikip sikip dada na wala lang room. Ano lang talaga, lakaran lang talaga ang room. Tingnan nyo to. Originally, yung taas niya may shelf. Dito, katulad na nakikita nyo sa kabila. Pero pinabago ko nga siya. Pinalagyan ko ng additional hangiran dito sa baba. Kaya naging two-layer na hangiran na siya. Ayan. Two-layer. Yung close-up na yan, aking lahat. Aking lahat ang laman. Matatanggal yan? Ba't mo patatanggalin yan? Hmm? Ba't mo patatanggalin? Ano ang gagawin? Magtatanggal tayo ng isang shop dito. Itong shelves, yung shelf na yon galing dito. Parang katulad ng style lang sa taas, pero hindi ko na nga siya pinabalik dito. Yan. Kasi pinagawa ko na siyang dalawang hangiran. Ngayon, ipapalagay ko dito ang second shelf. Pwedeng hadading ano eh. Dapat sa gitna lang. Wala. Tatlo, dalawa, tapos isa. Ano tatlo, dalawa? Dalawa, tapos isa, parang alalay lang. Okay. O kaya dun sa kabila ang isa. Saka. Ay, nako. Hindi nga. Ay, nako pa. Ah. Ay, naman yan, hindi pantay na pantay. Eh, ba't nag-measure ka pa? Kaya hindi maano eh. Hindi, pag sabihin, kahit hindi talagang... Papaloy. Kahit hindi pantay, nag-measure ka pa. Wala naman eh, pwedeng hindi pantay. Yan. Okay, ah. Sira lang aking pang DIY na styro. Okay. The revelation. Ay, simo muna. Hmm? Pandikit mo? Oh, ginamit ko yan ng isang araw sa ano, sa DIY. Ginamit kong table. Yan ka ang ibabaw? Kahit nag-aalin. Pinatungan mo din. Hindi, kung yan ang ilalim. Kita rin. Bakit? Sabitan ng mga gagambayan. Agayan? Di nga. Aba.
Bakit naman sasabit yan ng gagamba? May hawakan. Dami mong alam. Aba. Naka-video ko. Ay na. Parang nagra-rock climbing. May hawakan. Oh, yan din ang gagamba. Pag may nakitang hawakan, eh, hindi makakatigil sila din matagal. Pero pag walang hawakan, paalis na agad yun, alay na eh. Bibitin lang. Tagal naman? Ay, oo eh. Hindi mo agad inalis nun eh. Hindi ko ganaisip na yan pala yung gagamitin natin dyan. Yan ga ang ilalim o yan ang ibabaw? Kahit alin? Ayun pala, ibabaw. Kahit daw alin, yan naman ang ginawa mong ibabaw eh. Rakim. Your turn. Kuha mo na dahil ng pocket. Ha? So now, meron ng two shelves here na pwede akong pagpatungan ng mga nakabox pa na damit. May gusto pa akong gawin din ni Daddy eh. Gusto ko gari baba. Ayos na yan. Ari, hindi nga. Dahil, dahil ang gusto ko gawin, aring ibabaw ang shelf. Dahil ang hirap nga yung pudo. May gusto akong ipabago dun sa kabilang closet, pero sabi ni Master, okay na daw yun. Pero ang gusto ko sana, lagyan ng shelf sa middle para yung lalagyan ng mga underwear, hindi sa ilalim. Ayan, nilayasan ako. Saan ka? Pero bumalik, ayan, gagawin na niya. So yung kabila naman ang... Kabilang closet naman ang ayusin. Gusto ko, sa mangyayari ngayon, ibababa ito. Ibababa yung isang hangiran. Mga ganito. Ilalapat na yung damit dun sa pinakailalim. Tapos, maglalagay kami ng shelf dito. Ayun. Ayan, nagkalat ang mga damit. Hindi pa na. Yan, mayroon pa. Ha? Mayroon pa sa ano. May ilagay pa. Siksika. Ayan tayo. Good? Proud ka, gabi tayong ginawa. Oh. This is the original design of this closet. So, meron siyang dalawang shelves sa taas and then hangiran sa ilalim. Ito naman yung reconstruction or remodeling na ginawa namin dito sa closet. So, bali yung dalawang salamin pinagtabi namin. And then sa loob, pinalagyan ko ng dalawang hangiran and an extra shelf sa gitna.